Hi! Ako si Benji Eugenio mula sa Hanin ng AWS sa online school. Sa nakalipas na video, tinalakay natin ang pathologic conditions sa ilalim ng musculoskeletal system at ang tugon ng pagmamasay o ng massage therapy patukol dito. Kailangan ba ng kaukulang masay o hindi? Bilang pagpapatuloy ng atin naman tatalakayin sa araw na ito, ang mga kondisyon sa ilalim ng integumentary system. Nangunguna dito ang acne. Acne is a bacterial infection of the sebaceous glands. This is usually found in the face, neck, and upper back. It is closely associated with adolescence or liver dysfunction that results in excess testosterone in the system. Ang acne ay isang impeksyon sa sebaceous gland na dala ng bakterya. Pangkaraniwan ito nakikita sa mukha, liig, at itaas ng likod. Madalas itong inuugnay sa kabataan o sa problema sa atay na nagbubunga ng sobrang testosterone sa system. It looks like raised inflamed pustules on the skin, sometimes with white or black tips. Ang acne ay parang namamagang pantal sa balat na may nana. Minsan may puti o itim sa ibabaw. Question, what is the type of massage prescribed here? Under acne, massage is locally contraindicated. Ang masay ay hindi pinapayo sa mga bahagi may acne. Ang pagpahid ng langis kapag nagmamasahe ay nakakadagdag sa pagkalat infeksyon na nagdudulot ng pananakit o lumalalang mga sintomas. Number 2, boils o pigsa. Boils are bumpy red lumps around a hair follicle. They are tender, warm, and very painful. They vary in size. A yellow or white point at the center at the lump can be seen. The boil is ready to drain discharge pus. Ang mga pigsa ay matambok na namumulang bukol sa paligid ng isang follicle ng buhok o balahibo. Ang mga ito ay malambot, mainit, at napakasakit. Iba-iba ang laki nito. May dila o puting umbok sa gitna kapag malapit ng pumutok ang pigsa. Boils are like acne too, except that the lesions are bigger. They usually occur singly rather than being spread over a large area. They are also more painful than typical acne lesions. Ang pigsa ay parang acne maliban na lang sa mas malaki ang bukol nito. Kadalasan, nag-iisa ito sa isang bahagi ng katawan. Mas masakit ito kaysa sa acne. Status of massage. Under this condition, massage is systematically contraindicated. Ang masay ay hindi pinapayo para sa parte ng katawan na apektado ng pigsa. Dapat tiyakin na ang infeksyon ay hindi sa buong katawan. Alamin kung ang kliyente ay may ibang sintomas tulad ng pamamaga, lagnat, o paghihirap sa ibang lugar na bukod sa bahagi na kinaroonan ng pigsa. Ang bakterya may dala ng pigsa ay tunay na mas mabagsik at nakakahawa. Ang kumot na gamit ng kliyente may pigsa ay dapat labhan agad. Number 3, burns or pagkasunog. Ang burns o pagkasunog ay may tatlong antas. First degree, second degree, or third degree. Burns are caused by damage to the skin that causes the cells to die. They can be caused by fire, elbow exposure to the sun, dry heat, wet heat, electricity, radiation, extreme cold, and toxic chemicals. Ang pagkasunog ay dala ng pinsala sa balat na pumapatay sa selula. Dulot ito ng apoy, sobrang pagkalantad sa araw, tuyong init, basang init, elektrisidad, radiation, at mga chemical na lason. First degree burns involves mild inflammation. Second degree burns include blistering and damage to the deeper cell levels of the epidermis. Third degree burns penetrates the dermis itself and often shows white or black charred edges. Ang unang antas ng pagkasunog ay may kaunting pamamaga. Ang ikalawang antas ay may kasamang paltos at pinsala mas malalim na level ng epidermis. Ang ikatlong antas ay nanunood sa dermis kadalasan ay nagpapakita ng puti o itim na tutong sa gilid. Status of massage. Massage is locally contraindicated in all burns except perhaps mild sunburns in the acute stage. Ang masay hindi pinapayo sa lahat naman ng pagkasunog maliban sa kaunting pagkasunog sa araw. Dermatitis or eczema. Sakit sa balat na may pangangati at pamumula at pamamaga ng balat. Dermatitis is the general term for inflammation of the skin. Eczema is a type of atopic dermatitis. It is a non-contagious skin rash usually brought about by an allergic reaction. Ang dermatitis ay pangkalahatang salita para sa pamamaga ng balat. Ang eczema ay isang uri ng atopic dermatitis. Hindi ito nakakahawang pantal sa balat dahil lamang ito sa allergy. Ang contact dermatitis naman ay kahawig nito sa reaksyon ng masisilang bahagi ng balat pero may kaunting kaibahan lang. Dermatitis presents itself in various ways depending on what type of skin reaction are elicited.
Eczema usually appear at one or two varieties. May iba't ibang uri ang dermatitis, depende sa uri ng reaksyon ng balat. Ang allergy sa metal ay hindi masyadong namamaga at ilang bahagi lamang ng katawan ang apektado. Ang eczema ay lumalabas na may dalawang uri. Ang isang uri ay tuyo at natutuklap na balat. Ang isa naman ay nagtutubig na pantal sa balat. Status of massage. If the skin is very inflamed, has blisters and other lesions, massage is at least locally contraindicated until acute stage has passed. Kung ang balat ay lubang namamaga, nagtutubig, at may iba pang mga sugat, hindi pinapayag ang masay hanggat hindi bumubuti ang kondisyon. Kapag may palantandaan ang pantal ay maaaring kumalat, ang masay ay hindi dapat gawin. Maaaring masay sa tuyo at nagbabalat na eczema. Number 5, hives o mga pantal. Hives is a kind of skin rash notable for pale red, raised and itchy bumps. It is frequently caused by allergic reactions or emotional stress. Ang hives ay isang uri ng pantal sa balat na kapansin-pansin ang medyo pamumula, nakaumbok at makate. Ito ay madalas na dulot ng allergy o matinding sakit ng damdamin. They generally subside within a few hours. Maaari itong maliit o butlig o malalaking pantal na makati at mainit sa hipo. Pangkaraniwang nawawala ito sa loob ng ilang oras. Status of massage. Under hives, massage is systematically contraindicated for the acute stage. It is locally contraindicated in the subacute stage. By bringing even more circulation to the skin, the massage would only worsen a bad situation. Masay hindi pinapayo sa malubhang kalagayan. Hindi rin ito pinapayo sa di masyadong malalang kalagayan ng allergy sa isang bahagi ng katawan. Ang nagpapalakas ng sirkulasyon sa balat sa pamamagitan ng masay ay lalong nakakasama sa kalagayan ganito. Number 6, lice and mites, mga kuto at hanip. Lice and mites are tiny anthropoids that drink blood. They are highly contagious and spread through close contact with skin or infested sheets or clothing. Ang kuto at mga hanip ay napakaliit na mga hayop na sumisisip ng dugo. Masyadong nakakahawa ang mga ito at kumakalat sa pamamagitan ng pagdaiti sa balat at mga nahawang mga kumot o damit. Ang mga hanip na dalhin ng galis ay napakaliit para makita, ngunit nag-iiwan sila ng makating bakas na kung saan sila nagtatago sa ilalim ng balat. Mas gusto nila ang mga lugar na mainit, na mamasa-masa tulad sa pagitan ng mga daliri. Ang kuto ay madali makita ngunit nakatago. Ang karaniwang palatandaan ay ang kanilang mga itlog. Ulisa, ang tatlong mga parasitikong ito ay sanhi na pangangati. Status of massage. Massage is contraindicated for all three infestations until this infestation has been completely eradicated. If a massage therapist is exposed to any of these parasites, every client he or she subsequently works on will also be exposed even before the therapist shows any symptoms. Kapag ang isang nagmasahe ay nagkaroon ng kliyente na may mga tulad nito, lahat ng mga kliyenteng susunod ay maaaring mahawaan kahit wala pang sintomas ang massage therapist. Ang pagkakaroon ng parasitiko ay kinakatakutan ng bawat massage therapist. Open wounds and sores. Mga hiwa at sugat. This includes an injury to the skin that has not healed. Skin injuries are vulnerable as long as there is a visible crust or scab. Kabilang sa mga hiwa at sugat ay ang anumang pinsala ng balat na hindi pa gumagaling at walang laban sa impeksyon kung nakalatag ito sa mga bakterya at iba pang mga mikrobyo. Ang mga pinsala sa balat ay walang laban habang may nakikitang pagbabalat o langib. Ang pagbabalat o langib ay lumalabas sa bahagi ng pinsala. Status of massage. Massage is locally contraindicated for any existing skin injury while bleeding has occurred. When the underlying epidermis has been completely replaced, the scab will no longer be at risk of infection. However, massage may be systematically contraindicated if there is an underlying condition such as diabetes. Massage hindi pinapayo para sa lahat ng bahagi ng katawan na napinsala at nagkaroon ng pagdurugo. Kapag lubusan ng napalitan ang epidermis, ang langib ay wala ng panganib na magka-impeksyon. Gayunman, ang masay ay hindi pinapayo kung pinagbatayan ang dahilan ng sugat na ito, mga kalagayan katulad ng diabetes. Number 8,
scar tissue. Scar tissue is the growth of new tissue. Ang tissue ng peklat ay tumutubong bagong tissue o manipis na patong ng balat katapos mapinsala. Ang tissue ng peklat sa balat ay kadalasang walang kulay at follicle ng balahibo. Status of massage for scar tissue. Locally contraindicated for acute conditions. Ang masay ay hindi ipinapayo sa apektadong bahagi ng panahong malalapang pinsala. Kapag medyo magaling na, nakakatulong ang masay para mapabilis ang pagaling. Number 9, warts o kulugo. Warts are small, rough tumor, typically on the hands and feet. Warts are common and are caused by a viral infection that arises from the keratinocytes in the epidermis. Ang kulugo ay tumor sa balat, karaniwan sa mga kamay at mga paa. Ito ay infeksyon na dala ng virus na nabubuo mula sa keratinocytes sa epidermis. Ang karaniwang kulugo o verrucata vulgaris ay parang matigas na hugis cauliflower na kuntil. Karaniwang tumutubo ito sa mga kamay o sa mga paa. Maaaring magkaroon nito ang sinuman, ngunit ang kabataan ay mas madaling mahawaan. Status of massage for warts. Massage is locally contraindicated. Ang masa ay hindi pinapayo para sa mga kulugo. Virus ay nasa dugo at naglalaglag sa selula ng balat. Ito ay posibleng paraan para mailipat sa ibang tao ang mga kulugo. Number 10, psoriasis. Psoriasis is a chronic non-contagious disease. It is characterized by inflamed lesions covered with silvery white scabs of dead skin. Ang psoriasis ay isang matagalan ngunit hindi nakakahawang sakit. Nakikilala ito dahil sa mga namamagang pantal na natatakpan ng mangingintab na puting langib ng patay na balat. Psoriasis is reddish scaly rash. The commonly affected areas are surfaces of the elbows, the knees, scalp, in and around the ears, navel, genitals, or buttocks. Ang psoriasis ay pantal na mapula, parang kaliskis. Ang karaniwang apektado ay balat sa siko, tuhod, anit, at paligid sa mga tenga, pusod, singit, at puwitan. Status of massage for psoriasis. Massage is indicated for psoriasis since it is not caused by any infection. Ang pagmamasa ay pinapayagan sa kondisyon ng psoriasis sapagkat hindi naman infeksyon ang pinagmulan nito. Diyan nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito patungkol sa pathology on integumentary system. Ako muli ay si Benji Eugenio LMT. Nagpapasalamat. God bless.